First of all, gusto ko magpasalamat kay Makagago. Usap-usapan ngayon sa social media ang vlogger na si Makagago matapos niyang ilabas sa publiko ang umano'y baho ng rapper na si Flo G. Sa kanyang inilabas na video, binanata ni MG ang rapper dahil kinukonsente raw nito ang kaibigang si Skastak Lee sa panloloko nito sa dati nitong partner na si Zainab Harake at sa kanilang anak na si Baby Bia. At syempre, sinamahan pa yan ang polonges niyang kaibigan na si Flo G. Flo G, parang nagiging plastika na rin. Imagine niyo mga kahombre ko. Kaibigan niya yung si Zainab, di ba? Tapos nag-collab pa sila na doon sa kanta na yon na although hindi para sa kanya pero parang patama sa kanya. Na, at hindi na nga nakapagtimpi pa si MG at ibinunyag niyang maging si Flo G ay niloloko rin umano ang girlfriend nitong si Angelica Yap o mas kilala bilang si Pastilles Girl. Si Flo G, walang palagihan. Flo G, madami akong alam sa'yo. Problema lang kasi kapag ka binunyag ko dito sigurado hiwalayan ka ng kasama mo. Kala mo ha, kala mo wala akong alam sa'yo. Puta, wasak ka talaga, boy. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. And hindi ako titigil, sabi ko sa'yo, di ba? Tira mo, lahat yung mga ganapan na yan, meron tayo dyan. Pero sige lang. Lalo pang itinodo ni Makagago ang kanyang mga revelasyon tungkol kay Flo G nang maglabas naman ng isang TikTok video si Angelica kung saan sinabi nitong hindi umano siya apektado at kinakabahan. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Sa kanyang sunod-sunod na Facebook post ay binalaan ni Makagago si Angelica na huwag itong masyadong magpakampante na matino ang boyfriend nitong si Flo G dahil maging ito umano ay pinagpalit din siya sa ibang babae. Nireal talk din ni MG si Angelica at iginiit niyang mas maganda pa umano ang chicks ni Flo G kaysa sa kanya. Sa kanyang in-upload na video noong June 12 ay ipinakita nga ni MG ang ilang screenshots ng pakikipag-usap ni Flo G sa ibang babae. Sinabi rin niyang simula pa lamang ito umano ng pagbubunyag niya sa mga nakatagong baho ni Flo G. Matapos nito ay sunod-sunod na din ang palitan ng post ni MG sa kanyang Facebook account at ni Angelica Yap sa kanyang TikTok account hanggang sa maglabas na naman ng panibagong video si Makagago gabi ng Biyernes, June 17. Kasunod ito ng videong inilabas ni Angelica Yap sa kanyang YouTube channel nung nakaraang araw. Narito ang bardagula ni Angelica Yap at Makagago. Panoorin natin. First of all, gusto ko magpasalamat kay Makagago dahil kung hindi dahil sa pagsasawsaw mo at sa hilig mong sumali sa mga issue, hindi ako magkakaroon ng chance na magsalita tungkol sa mga bagay-bagay na kumakalat sa social media. Akala ko naman kung ano na yung sinasabi niya na exciting part. Yung pala actually, as we all saw sa kanyang video, siya ay actually exhausted na. So that was the exhausting part. Hindi ko lang alam kung bakit galit na galit ka sa akin. Pero sabi mo nga, pinagtatanggol mo lang naman yung side nung kabila. Siguro concerned citizen ka lang. Baka feeling mo, endang madami pa sa inyo. Naging masama akong kaibigan. Pero alam nyo, kaya hindi ako pumapatol sa mga ini-issue nyo sa akin tungkol dyan. Kasi alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung part ko eh. Hindi nga lang ako nakikisali dahil ayoko rin naman talagang mag-take side. Pero ang tanong, ikaw ba? Wala ka bang kinampihan? Nako po, Diyos ko. Lalo na sa love story nila, di ba? Which love story nila ay, syempre, tatay ng anak niya yon, di ba? Tapos papanigan mo yon. Anong klasikang kaibigan? Di ba? Dapat hindi mo tinotolerate yung mga ganun. Kasi lalo na at kita mo nang mali ang ginawa nung lalaki, yung lalaki pa rin ang pinanigan mo. Di ba? Dapat, pinag-ayos mo na lang sila. You stayed in the middle, pinag-ayos mo sila kung ikaw ay matured. Pero matured ka nga pala. Let's not joke. Let's not judge her. Kasi matured siya. Di ba? Tama yung ginawa mo na parang kinampihan mo yung lalaki and then yun na. That's it. Magaling ka talaga. I like your style. Kumbaga kasi naging malaking parte sila ng buhay ko, ng buhay namin ni Archie. And kahit sino sa kanila, hindi namin pwedeng i-cut
sa buhay namin. Sino ba naman kami para manghimasok sa buhay ng iba? Kami nga ayaw namin nang may ibang nang hihimasok sa mga private shit namin eh. Pero yung iba kasi parang minasama nila na hindi kami nag-take sides. Hindi naman ako na-inform na kampihan naman pala to. Alam mo sana, everyone's just mature enough to understand na mahirap din sa sitwasyon namin, mahirap din sa posisyon namin. Kaya sa mga nagsasabi na konsentidor kami, saan nang galing yan? Hindi na rin naman para ipagtanggol ko yung sarili ko, pero alam ng mga nakakaalam niyan na wala kaming kinalaman dyan. Alam nila yan, hindi na rin para isa-isahin ko pa yung mga nangyari para lang mapatunayan na totoo yung sinasabi ko. Kumukontra ako kapag hindi ko gusto yung mga bagay-bagay. Alam nila yan. Wala akong pinakitang pangit. Hindi basehan ng pagkakaibigan yung makisawsaw, makisali sa social media, parang napakababaw. Para doon natin ibase yung pagkakaibigan na para sabihin nyo na hindi ako naging mabuting kaibigan. Alam na alam ko yan lahat sa sarili ko, kaya nga hindi ako nagsasalita dahil hindi naman ako naaapektuhan. Hindi ka nangungunsinte, di ba? Sabi mo. Tas kampihan dito, sabi mo. Ang hindi nangungunsinte, yung tahimik lang. Hindi yung nakikisakay at panay na panay ang pagpaparinig mo. So yes, confirmed na konsintidor ka at mahilig ka rin sumausaw. Kagaya namin, ang dami ng mga issues na kumakalat ngayon tungkol sa mga shit namin. Guys, may mga personal reasons kami kung bakit hindi na namin kailangan i-public yung mga ganyang bagay. Sa mga nakakakilala sa amin ni Archie, alam niyo yan. Kahit naman halos lahat alam niyo kung ano yung nangyayari sa amin ni Archie sa vlogs namin. Puro masasaya lang yung gusto naming ipakita. And yung mga problema, inaayos namin yan privately. Dahil sabi ko nga, naniniwala ako na wala rin namang ibang makakaayos nun kundi kami lang. Kasi as much as possible, gusto lang namin maging example na masarap magmahal, masayang magmahal. Pero guys, wala namang perfectong relasyon. Hindi ako perfect, hindi rin perfect si Archie. Pero kahit ganun, masaya naman kami. Nahaayos namin lahat ng problema na yan, hindi na rin para ipaalam pa sa iba. Kasi pag madaming nakakaalam, sigurado ako maraming nakikialam. Tsaka hindi ko kaya na makipagsiraan sa social media. Kasi yung kasiraan ni Archie, kasiraan ko din. Tapos yung kasiraan ko, kasiraan niya din. Dahil team kami, dapat through ups and downs yun eh. Tsaka naniniwala ako na love is a choice. And we choose to be together despite of everything. Kahit mahirap, kahit masakit, kasi mahal namin yung isa't isa eh. Hindi enough yung problema para mag-give up na lang kami sa isa't isa. Mas lamang pa rin kasi sa amin yung masaya kami kesa dun sa mga masasakit na nangyari. Ah, wow! My God! Sweet couple, okay. Pero sa likod niyan, niwala kayo sa akin, man. Anyway, sige. It's fine. I'll give it to you. Ayokong kinokontent yung mga ganito kasi para sa akin, hindi siya magandang tignan eh. Kahit na pamalaking views to, trending to, hindi ko yan ginagawa lahat. Dahil ayoko, hindi ako ganyang klaseng tao. Pero syempre, dahil pinagkakakitaan tayo ng ibang tao, might as well pagkakitaan ko na din, di ba? Sayang naman, nadungisan nyo na rin naman yung mga pangalan namin, di ba? Maybe you think na ako ay umaasa sa views dito sa YouTube, okay? Check my account. I-check nyo yung account ko. Kung kailan ako nagbi-video, kailan ako nagba-vlog, check it. Doon nyo makikita yung reality. Maniwala kayo sa akin. If I really do care, pocha, alam niyo yung daily grind? I would do that. Diyos ko, I don't even vlog. I don't even make videos. Ito ay just for fun. How much is this video? How much is this? What's the amount of this? $1,000 for a million views? Pucha, I would rather go and see my businesses kesa mag-ganyan. Grabe. Impossible yung 1 million views, man. Tas $1,000 lang kikitain mo, man. What the hell? Di ba? God damn. Anyway, pero respect. Respect for your hustle. At syempre, sa hustle din ng partner mo. Pero okay lang yun. So, kung may mga lalabas pa dyan, go lang. Patrendingin nyo pa kami, pasikatin nyo pa kami. So, yun, nag-enjoy ba yung mga chismosa dyan? Nabusog ko ba kayo, guys? And maraming salamat pa rin palagi sa mga taong naniniwala, nagmamahal, and sumusuporta sa amin. Dahil isa kayo sa nagpapatatag sa amin. So, ayun,
time, balik Bardagulan na tayo ulit. Let's go! Most likely, this will be my last video about this kasi sawa na. I'm boring, man. Boring na to. One love. Good fucking vibes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.